Sa bidyong ito, pag-usapan naman natin kung paano kumuha ng new driver's license o non-professional driver's license ngayong 2023. Ano yung mga qualifications? Ano ang mga requirements? Ano at paano ang sunod-sunod na proseso? At kung magkano lahat ang posible natin magasto? Yan po ang isa-isayin nating pag-usapan sa bidyong ito. Welcome to this YouTube channel, Responsible and Law-Abiding Driver. This YouTube channel is all about on how to become a responsible and law-abiding driver. If you are new to this YouTube channel, click the subscribe button and also the bell icon for you to be notified when new video was uploaded. Thank you and enjoy watching. Ang topic po natin ngayon ay kung paano kumuha ng bagong driver's license o non-professional driver's license. Tapos na kasi natin yung topic na kung paano kumuha ng student permit. Isa po kasi yan na requirement sa pagkuha ng non-professional driver's license. Kaya para po sa mga hindi pa alam kung paano kumuha ng student permit at sa mga nagpaplanong kukuha pa lang, panoorin nyo po muna. Uploaded na po yan sa ating o dito sa ating YouTube channel. Unang pag-usapan natin ay yung mga qualifications. Pero bago ang lahat, gusto ko na agad magbigay ng advice or suggestion sa inyo. Dapat sa dulo pa sana ako magbigay ng advice, pero baka kasi hindi nyo matapos ang video. Kung kukuha po kayo ng driver's license, dapat manual transmission ang kunin ninyo sa practical driving course. Bakit kanyo? Kasi kapag manual transmission ang naka-indicate sa clutch code sa inyong driver's license, ay pwede po kayong magmaneho ng manual transmission and at the same time, pwede rin po kayong magmaneho ng automatic transmission. Yun po ang advantage niya kapag manual ang kukuhanan ninyo ng PDC at saka mas mababa ang bayad ng manual sa PDC. Pero kapag automatic transmission ang kinuhanan ninyo ng PDC, yan na din po ang naka-indicate na clutch code sa inyong driver's license. Hindi po kayo allowed na magmaneho ng manual transmission. Baka darating po kasi ang araw na maisipan ninyo na gusto nyo rin matuto o magmaneho ng manual transmission na sasakyan. Siyempre, kailangan nyong palitan ng manual transmission clutch code ng inyong driver's license. Gasto na naman yan. Pero kung automatic transmission lang talaga ang gusto nyong imaneho, wala naman pong problema doon. Okay lang din yon. Yun ay advice o suggestion ko lang naman. Nasa sa inyo pa rin kung automatic transmission ang kuhanan ninyo ng PDC o di kaya manual transmission na para pwede kayong magmaneho ng manual saka automatic kapag manual transmission clutch code ang naka-indicate sa inyong driver's license. Ngayon, ito na po yung ating mga qualifications. Una, dapat ikaw ay 17 years old na or 17 years old and above. Pangalawa, para naman po sa mga foreign citizen, you must be at least 18 years of age and above. Pangatlo, dapat nakakapagbasa at nakakapagsulat ng Tagalog or English. Kahit hindi po tayo marunong, basta ang sabi dyan, able to read and write. Pangapat, dapat meron ng isang buwan na holder tayo ng student permit. Panglima, dapat tapos na din natin yung practical driving course o PDC. Pang-anim, must be physically and mentally fit to drive or to operate a motor vehicle. Pang-pito, dapat wala po tayong traffic or pending traffic violation. Kung meron man, bayaran o isettle muna natin ito. Pang-walo, dapat may pasa natin itong dalawang exam na to. Theoretical examination at saka practical driving test. Yun po yung mga qualifications sa pagkuha ng bagong lisensya o non-professional driver's license. Ito naman po yung mga requirements. Una, valid student permit. Pangalawa, duly accomplished application for permits and license form or EPL form. Pangatlo, para naman po sa mga 17 years old, kailangan meron po kayong parents or guardian consent at notaryado ito ng attorney. Kailangan din meron silang valid ID at sa ID nila ay meron photo at signature. Pasirox nyo na din po yung ID nila at dapat meron din silang tatlong permadon. Pangapat, medical certificate from ILTEO accredited medical clinic. Itong medical certificate pwede po ninyong gamitin yung ginamit nyo noong kumuha kayo ng student permit.
2 months naman po ang validity ng ating medical certificate, kaya abot pa po yan. Panglima, practical driving course certificate or PDC certificate, o di kaya ay certificate of completion. Update din po pala dito sa PDC certificate, dapat meron lang naka-indicate sa inyong PDC na QR code. Bagong update po ito ng LTO at dapat naka-upload na din ito sa inyong LTMS portal account. Ang dami ko pong nababasa sa mga group na pinabalik daw sila ng LTO sa driving school kung saan sila kumuha ng PDC at pinapa-update yung kanilang PDC. Pinapalaglian po ng QR code. Kaya magtanong din po kayo mismo sa mga driving school kung saan kayo naka-enroll o kung saan kayo kumuha. Sa mga nakakuha na dati ng PDC, ganun din ang TDC. Pa-update nyo na po muna yan bago kayo pupunta sa LTO. Alam na po yan ng mga driving school. Pang-anim, tax identification number or card o di kaya TIN number. Yun naman po ang mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license. Punta naman po tayo sa sunod-sunod na proseso. Kung nakita nyong qualified kayo at kompleto nyo na ang mga requirements, pwede na kayong kumuha ng online appointment para sa exam ng non-professional driver's license o para sa pagkuha ng non-professional driver's license. Opo, kailangan nyong kumuha muna ng schedule nyo bago kayo pupunta sa LTO. Meron naman mga LTO na pwedeng walk-in, pero dapat agahan ninyo para di kayo abutan ng cut-off nila. Pinapriority kasi nila yung mga naka-online appointment. Huwag nyo din pong kalimutan magsuot ng proper attire o dress code. Ganyan po dapat ang suot ninyo kapag pupunta kayo sa LTO. Hindi kayo papapasukin kung hindi nyo sundin yung dress code na yan. Kapag nasa LTO na kayo, lapitan nyo na agad yung mga security guard. Kapag ganun kasi na umaga pa lang, mga security guard ang nag-entertain. At tatanungin ka na kung ano ang transaction mo at kung naka-schedule ka ba ngayon. Kaya dapat naka-online appointment na kayo. Pero tulad po ng sabi ko, ang mga ibang LTO office ay pwede din walk-in. Agahan lang ninyo. Humingi na po kayo agad ng application form kung hindi pa kayo nakapag-download online. Sabay nyo na din humingi ng queue number kung nagbibigay na sila. Kapag nasubmit nyo na lahat ng required documents, maupo lang kayo at antayin na tawagin kayo. Kasi i-evaluate muna nila yung mga documents na pinasa ninyo kung kompleto at kung original talaga. Kapag tinawag na kayo, para na ito sa payment ng examination fee or application fee. Punta na doon sa cashier window para magbayad. Kapag nakabayad na po kayo, papupuntahin na o papapasukin na kayo sa examination room. Mag-take na kayo ng theoretical exam. Dapat may pasa nyo yung exam ha. Bali 60 items po yon lahat. At dapat makakuha kayo ng hindi bababa sa 48 na tamang sagot. Opo, 48 po ang passing score sa exam para sa non-professional driver's license. 48 over 60 po yon. Kapag bagsak po kayo, end of transaction nyo na yon. Pababalikin kayo ulit kinabukasan o after 7 days o 1 week. Depende po yon sa availability ng LTO. Kaya advice ko sa inyo, mag-review para hindi sayang ang pagod, hirap, puyat at gasto ninyo. Kapag pasado nyo naman yung exam, proceed na kayo sa next step. Ito na yung practical driving test. Dito i-evaluate na kayo kung kaya nyo na talaga magmaneho. Kapag bagsak po kayo sa practical driving test, end of transaction nyo na din yon. Pero kapag pasado po kayo, antayin nyo na tawagin kayo para na ito sa payment ng driver's license fee. Proceed na kayo sa cashier window para magbayad. Kapag nakabayad na kayo, antayin nyo lang ulit na tawagin kayo para na ito sa photo, biometric at signature. Pagkatapos kayo makuhanan, maupo muna at mag-relax. I-encode na nila yung mga information ninyo para sa inyong driver's license card. Ngayon kapag tinawag na kayo, para na ito sa releasing ng inyong bagong driver's license, non-professional driver's license. I-receive nyo na ito at mag-login na sa kanilang logbook, katunayan na natanggap or nakuha nyo na ito. Ito po ang tandaan ninyo ha, bago kayo aalis sa LTO, tignan o i-double check nyo muna ang information ninyo sa driver's license card ninyo. Baka kasi may kulang sa pangalan o sa address ninyo o di kaya ay mayroong spelling para mapakorek nyo na agad. Yun naman po yung step-by-step process sa pagkuha ng bagong lisensya o non-professional driver's license.
Ang validity po ng bago o new driver's license ay 5 years. 5 years po ang validity niyan. At sa loob ng 5 years na yan, kung hindi po kayo nakakommit ng any traffic violation, ay entitled o qualified po kayo para sa 10 years validity kapag mag-renew na kayo. Kaya tulad po ng lagi kong sinasabi, follow traffic rules and regulations. Be a responsible and law-abiding driver always. Ito naman po ang posible nating magasto pag kukuha tayo ng non-professional driver's license. Practical driving course or PDC certificate. Itong PDC certificate ay hindi po pare-pareho ang presyo ng bawat driving school. Para po sa motorcycle, DL code A at A1, ang price niyan ay 1,500 hanggang 2,500 pesos. Para naman po sa 4 wheels, ang price niyan ay 3,000 hanggang 4,000 pesos. Para sa DL code B, B1 at B2. Ang price na yan ay based po sa bagong nilabas ng LTO na maximum prescribed rates for driving school. Ang effectivity niyan ay noong April 15 pa. April 15, 2023. Kaya para po sa mga kukuha ng driver's license, lalo na kapag kukuha na kayo ng TDC at PDC, dapat po updated din kayo sa mga prescribed rates ng mga driving school. Para po sa motorcycle, DL code A at A1, ang maximum rate niyan ay hanggang 2,500 pesos, hindi na po lalagpas doon. Para naman po sa 4 wheels, DL code B, B1 at B2, ang maximum rate niyan ay hanggang 4,000 pesos, hindi na rin po pwedeng lalagpas dyan. Ayon po sa nilabas ng LTO na maximum prescribed rates for driving school. Ang mga ibang driving school po ay meron sila o nagbibigay po sila ng package. Mas makamura po kayo doon. Halimbawa, ang kukunin ninyo ay motorcycle, DL code A, at 4 wheels, DL code B. Ang presyo ng package na yan ay nasa 5,200 pesos. Kung kunin ninyo ng isa-isa ang DL code na yan, mas mapamahal po kayo. Kaya dapat package na ang kunin ninyo. Ganyan po ang ginagawa ng iba, package na kinukuha nila. Pero kung motorcycle lang ang kukunin ninyo, DL code A, yan lang po ang kukuhanan ninyo ng practical driving course. Medical certificate, 450 pesos to 500 pesos. Itong medical certificate, dapat yung medical certificate na ginamit nyo nung kung nag-apply kayo o kumuha kayo ng student permit. Yun na ang gamitin ninyo para sa non-professional driver's license para makatipid po kayo. 2 months validity naman po ang medical certificate kaya pwedeng-pwede pa po yun gamitin. Examination fee o application fee, 100 pesos. Computer fee, 67.63 pesos. Rental fee, dito sa rental fee, kung meron kayong sariling sasakyan, yan na po ang gagamitin ninyo. Pero kung wala kayong sariling sasakyan, magre-rent po kayo sa LTO. Rental fee para sa motorcycle, 150 pesos. Para po sa 4 wheels, 250 pesos. Driver's license fee, 585 pesos. Ngayon, ito na po yung breakdown ng ating magagasto. PDC, 5,200 pesos. Package na po yan na DL code A at DL code B. Pero kung motorcycle lang po ang kukunin ninyo, DL code A lang po yan. Ganun din, kung 4 wheels lang po ang kukunin ninyo, DL code B lang po din po yan. Medical certificate, 450 pesos. Pero kung yung medical certificate na ginamit nyo nung kumuha kayo ng student permit, ayun din ang gaginamit ninyo or gagamitin ninyo sa pagkuha ng non-professional driver's license, ay syempre wala na pong bayad yon. Kaya dapat dalawang kopya ang kukunin ninyo na medical certificate kapag magpa-medical kayo kung kukuha pa lang kayo ng student permit. Examination fee or application fee, 100 pesos. Computer fee, 67.63 pesos. Driver's license fee, 585 pesos. Rental fee, 0 o negative. Pero kung wala po kayong sariling sasakyan, mag-rent po kayo sa LTO ng kanilang motorcycle or 4 wheels. Kaya ang total na gasto po natin ay aabot ng 5,952.63 pesos. Kung nag-rent po kayo ng sasakyan sa LTO nung nag-practical driving test kayo, idagdag nyo po dyan sa 5,952.63 pesos. Yan po lahat ng magagasto natin sa pagkuha ng new driver's license o non-professional driver's license. Tulad po ng sabi ko,
hindi pare-pareho ang magagasto natin. Pwedeng mas mababa at pwede rin mas mahal. Nakadepende po kasi yan sa driving school kung saan kayo kumuha ng PDC at medical clinic, kung saan kayo kumuha ng medical certificate. Kaya huwag mahiyang magtanong kung saan may mas mura na driving school at kung saan may mas mura na medical clinic. Ito naman po yung grand total ng magagasto natin. Kasama na yung gasto natin nung kumuha tayo ng student permit. Hindi po kasi tayo makakakuha ng non-professional driver's license kung hindi muna tayo kukuha ng student permit. Ito po yung gasto natin nung kumuha tayo ng student permit. Theoretical driving course or TDC, 1,200 pesos. TDC certificate, 200 pesos. Medical certificate, 450 pesos. Student permit fee, 317.63 pesos. Ang total niyan lahat, 2,167.63 pesos. Plus, yung gasto natin sa non-professional driver's license na 5,952.63 pesos. Kaya ang grand total po lahat ay aabot ng 8,120.26 pesos. Yun po lahat ang magagasto natin sa pagkuha ng non-professional driver's license. Kasama na po dun yung student permit, bali 8,120.63 pesos. Ang bigat na sa bulsa, di ba? Yun po yung mga qualifications, requirements, step-by-step process at kung magkano lahat ang posible natin magasto sa pagkuha ng bagong lisensya o new driver's license o non-professional driver's license. Kung meron po kayong mga hindi naintindihan at kung may mga katanungan po kayo at kung may dadagdag po kayo at kung may bagong update na naman si LTO sa pagkuha ng non-professional driver's license, mag-comment lang po kayo o di kaya mag-direct message po kayo sa ating FB page, Team Responsible. Para po sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.